God. Purihin po ang Hallelujah. Panginoon. Amen. Ito po ang ating unang episode ng EBN Today. Ito Amen. Po ang araw-araw na weekly na report po ng ating pong istasyon, the New Christian Television Network coming from Amen. The Philippines. At nakatutuwa po na nailaunch na po natin last February 14. Ano po, nung midnight po ng February, actually February 13, na i-launch na po natin on satellite and on air ang ating pong station na wala pong ibang hangarin, wala pong ibang layunin kundi ang dalhin ang mabuting balita sa iba't ibang panig at sulok ng bansang ito ng Pilipinas. At ako po'y natutuwa, my name is Brother Dexter Durante, kasama ko po si Bishop Greg Durante at siya po ang aking ama at first time ko rin po siyang makasama sa iisang palatuntunan, iisang programa EBN Today. Pabatiin po muna natin sa atin pong mga tagapanood at sumusubaybay sa impilang ito ng EBN Today ang President at the same time po CEO ng EBN Philippines. Pinagpalang araw sa lahat at ang kabutihan ng Diyos ang patuloy na bumuhos sa lahat ng sakop ng broadcast na ito at ang katanyagan at kadakilaan ng Diyos ang maipamalita. Mapagpala po kayo ng Diyos at matutunan po ninyo ang ilang mga bagay tungkol po sa EBN-TBN. Mapagpalang araw po. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Una muna ay hayaan niyo po na magtanong ako sa ating pong President ng EBN kasi ito pong pangarap na ito ay sa kanya po ipinanganak, isinilang ng Panginoon sa kanya pong puso. Kaya hayaan niyo po na marinig ninyo mula po sa kanya kung bakit po at ano po ang naging layunin, pangarap, kung paano po ba na ipanganak ang himpilang ito ng EBN. Dad! Itong kaganapan ng pangarap, ito yung tinatawag ko na overnight success after almost 33 years. At nagsimula sa radio, ano po? Oo, So 33 years nasa puso ko na ang pangangaral dahil inilagay ito ng Diyos sa akin. At noong 1982, tandang-tanda ko noon, February 12 of 1982, inutusan ako ng Diyos na mag-broadcast. Sa radio lang po yan. Ano? Sa hindi radio. Sa television noon. Sa radio. Kaya nga ang Diyos ay consistent at siya ay naghahanap ng isang tao na tatanggapin yung kanyang pangarap. Ito ay pangarap ng Diyos na pinangarap ako. At since then, after 5 years, sinilang naman ang broadcast sa radio. That was 1987. Hanggang naging pinagpalat maunla dahil utos ng Diyos andun ang lahat ng provision at tustos. At noong July 1999, muling narinig ko ang panibagong utos at ang utos ay pumasok ng telebisyon. Anong channel po ba tayo nagsimula noong una? Black timer muna. Black timer tayo sa dalawang himpilan sa Pampanga at Baguio. Sa Lucena. Sa Lucena pa. TV12 ng Pampanga at TV3 ng Lucena City. Pero black timer lang. Black ano timer po lamang, lamang ang simula. Oras. Binibili natin ng oras. Pero ang Diyos nga po kapag kanyang utos at sinunod ay ang kanyang pagsama, ang kanyang kamay ay naruroon at hindi ito mapapaurong. Ang ibinukas ng Diyos, walang makapagsasara. Amen. Kaya ako'y naniniwala na ibinukas ng Diyos ang himpapawid sa telebisyon. At nagpatuloy yon ng ilang panahon hanggang makapasok sa National TV noong 1999 January sa Zoe 11. Yun. Kaya napakaganda po ng Zoe sapagkat sila ang pinagmulan at saka mismo na ang aking kaibigan na si Brother Eddie ang naghamon sa akin kasama din noong July of 1999 si Pastor Ed Jose ng Love Radio Network. Mga kaibigan ko pong matapat at alam ko po na mga nasa media na sila yung naging parang nag-challenge sa akin para magkaroon ako ng bukas na puso sa pangarap
na inilagay sa akin ng Diyos. Kaya tanda-tanda ko ang sabi ni Brother Eddie Villanueva. Napakahina naman ng Diyos mo, Brother Greg, pag hindi ka papasok ng telebisyon. Kaya sa iyo, Brother Eddie, tandaan mo, ako pa rin ang iyong kaibigan at sinusunod ko lamang yung iyong sinabi sa akin hamon. At ikaw rin ang naging paraan kasama si Mr. Flores ng TBN para makapagsimula naman ako pagkatapos ng SBN, nag-daily tayo, nag-channel 9 tayo, channel 13. Nag-channel 13, IBC 13. At talagang mula noon na hamunin ako ni Brother Eddie, hindi ko na tinigilan ang pag-broadcast sa telebisyon at iniasa ko ang lahat ay sa Diyos. Amen. At kaya nagpapatuloy tayo dahil sa Diyos at siya lamang ang aking susundin at siya ay nagdadala ng mga tao na magpapasigla nung pangarap na yon. Kaya this time ay ang TBN Asia sa pamumuno ni Mr. Tony Flores ang siyang gamit para yung pangarap na yon. Sapagkat wala naman akong magagawa malibang ibig ng Diyos. Amen. At ako'y naniniwalang ito ay gusto ng Diyos. Kaya't sa lahat, hindi ko makakalimutan dahil ang aking paninindigan, kapag ako ay nagbigay ng kahit na maliit na tulong kanino man, kinakalimutan ko na lahat yun. Subalit ang lahat ng tao na nagbigay sa akin ng kagandahang loob at tulong, hindi ko makakalimutan yon. Kaya't ako ay naniniwala na ang lahat-lahat ng pinakang pasimuno, the author and the perfecter of this ministry is Jesus Christ. Amen. Kaya sa inyo, Panginoong Hesukristo, salamat. Kaya't ako'y naniniwala that the Philippines is ripe for a great revival. Amen. Kaya po tayo nasa air because I am anticipating that great revival is coming to the Philippines. Nakatulad ng LA revival, yung Azusa Revival, darating po dito sa Pilipinas. At nung ako ay nasa tower nitong facilities ng TBN. Oh, ito po. Isa po, yan po makikita ninyo sa background. TV station. At isa po ang mensahe sa akin ng Panginoon na ang mga Pilipino, dahil tayo ang huling lahi na gagamitin ng Diyos before rapture of the saints. Isa po ang nakita ko na ang lahat ng Pilipino at lahat ng maaabot ng broadcast ay madala sa kababaang loob at matuwid na pamumuhay. Humility and righteousness. Humility and justice. Kaya ito po ang layunin ng EBN-TBN. Salamat sa pamilya ng ating kapatid Paul Krauts at ang kanilang buong sambahayan. Salamat sa inyong pagbibigay ng kapahintulutan para ang EBN ay makipartner sa iyong napakalakit, napakalawak na ministry ng broadcast sa buong daigdig. Amen. To Paul Krauts and John Krauts and Matthew and Paul Jr., thank you very much for your family. God bless you all. And to all the people, amen. Thank you very much and to God be the glory. Amen. Okay, Dad, pag-usapan na po natin yung pag-usapan naman natin yung network, yung EBN, ano po. Kasi lingid po sa kaalaman pa ng marami dahil dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, ay very limited yung idea about technology. Dalawang klase po kasi ang television. One is terrestrial, one is satellite. At ito pong EBN ay nasa satellite platform. Mm-hmm. Na yung footprints po nito, ginagamit po natin ng servisyo at facilities ng ABS satellite. At sa atin nga po likuran, nandito ang facilities, yung uplink ng TBN Asia, ano po, na nagiging pong instrumento. Amazing po ang Diyos dahil makikita amen, natin, makikita mo paano madadala ang broadcast, ano po, at ang mensahe ng Panginoon gamit ang mga bagay na ito. Pero yan po yung tinatawag na galing ng kamay ng Panginoon. Amen. So, ito pong ating istasyon ng EBN ay kumadaan po sa satellite. May footprint po ito na nakukuha po. Hindi lamang po ito sa Pilipinas. Ika nga, para mas madaling maintindihan. Basta po may langit, ay pwede pong mapanood ang ating istasyon
dahil ito po ay gumagamit ng satellite facilities and technology. Hindi lang po sa Pilipinas ito napapanood, pero ngayon po ay nakatagalog version tayo ng programang EBN Today to cater para ma-approach natin ang mga kababayan muna natin. Pero I believe ay sabi nga po ng ating manager dito sa uplink facilities na si Brother Kenneth, ano po ay napapanood na tayo sa buong Asia. But this time, we are nakakonsentrate din po tayo sa Philippines. Ano po? So, kunin po muna natin at tingin natin muna dad, yung paliwanag mo sa kanila. Saan bagali? Ano ba ibig sabihin sa'yo nung, kasi sa'yo nagmula yung EBN eh. Yung acronym lang yung EBN eh. Para malaman ng ating mga partners, supporters, viewer, and church friends na ano ba itong EBN? Dahil parang EBN then TBN, alam na nila yun eh, Trinity Broadcasting Network. Pero ano ba yung EBN? Ano yung acronym na yun para maintindihan ng lahat? Nung magkaroon ng bukas na hamon si Mr. Flores tungkol sa kung may interest ako na magkaroon ng television, ang sabi ko, naku, yan po ang aking matagal nang ipinaglilihi. Mm-hmm. At ang sabi niya, pwede naman mabibigyan ka namin dito sa TBN ng uplink, sarili mong parameter. Yun po ang unang balak. At sa pagdaan po ng mga araw, nagngarap na ako dahil ang pag-asa ay kapag may pinangarap at ang pangarap ay kung merong nasa puso at nasa isipan. At ang nakikita ko ay kaluwalhatian ng Diyos. At ang nakikita ko ay katuwaan at kagalakan ng mga Pilipino at ng buong bansa. Amen. Kaya't ako ay nanalangin at nagsulat ng nagsulat. Yun. Basta sulat lang ako ng sulat, ng sulat, ng sulat, ng iba't ibang mga bagay. At aking iniugnay ito ay sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang isang nakita ko, ang maganda, lahat ng papangarapin ay kailangang may kaugnayan sa Diyos. Amen. At sa kaluwalhatian, sa piling ng Panginoong Hesukristo. At kung ano-ano ang naisip ko, hanggang tumigil ako dun sa essential. Yan ako. So, essential. Ang sabi ko, essential, kailangan. Yun, ang ibigay. Kailangan. Yun po ang essential. Essential, ito ang kailangan broadcast sa dami ng TV station. Sa dami ng TV station na nagkikater ng kung ano-ano. Puro basura yung iba. Ang kaligayahan po ay hindi po sa paghanap ng kasiyahan, hindi sa paghanap, Dexter, ng kasiyahan pansarili. Mm-hmm. Yun nga tinatawag na paradox of life, na ang tao, ang pangunahing hinahanap nila ay kaligayahan at kasiyahang pansarili. At kadalasan, kapag ito ang inuna sa buhay, nasasadlak sa kalungkutan at kabiguan. Kaya nga, nung maunawaan ko na ang kailangan ng tao ay ang Diyos, kaya essential. You cannot do without it. Essential. EBN. Essential Broadcasting Network. Yeah. EBN in partnership with TBN. Dahil ang Trinity Broadcasting Network ang siyang naging ngayong bukas na kasangkapan ng Diyos upang ang EBN ay maisakatuparan. Di may tagline ka pa, di ba? Yung a station that you can't live without. Ayun, so, Essential Broadcasting Network, ibinigay din ito ng Diyos, a station that you cannot do without. Yun, do and without. And one day of viewing, or listening, or watching, will be a lifetime of blessing. Yun. Ay, Tagalog po natin. Tagalogin natin. Para ang essential po, ang ibig sabihin, kailangan ng tao at ng bawat sambahayan. At yun pong ibig sabihin ng kailangan, hindi pwedeng wala ang isang bahay at isang pamilya parang nito. Hangin, ano po, parang hangin. Parang hangin, tubig na kailangan ng tao. Ang salita ng Diyos ay kailangan ng tao. The source of life. Maraming nangangaral ng salita ng Diyos. Subalit, itong EBN ay kakaiba ito. This is one of the many kind of broadcasting.
At ano ang kaibahan ng EBN? Ang EBN ay para sa buong katawan ng Panginoong Hesukristo. For the body of Christ. Hindi ito para sa iisang kongregasyon o denominasyon. Ito ay para sa lahat. Para sa lahat ng simbahan. Ano? Para sa lahat ng simbahan. Mm-hmm. Bagamat meron akong sariling simbahan, meron tayong simbahan, mm-hmm. pinangangasiwaan. Ngunit, ito po ay magkikater sa buong body of Christ. Sapagkat ang susi po ng maunlad na bansa, if we discern rightly the body of Christ. Amen. Kaya kailangan maunawa natin ang body of Christ. At ang body of Christ po ay sama-samang iba't ibang churches, iba't ibang fellowship na naniniwala sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu. At yan ang pananampalataya sa TBN at sa EBN. Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. At ako'y naniniwala na kapag atin pong sinundan ang katotohanan ito at ito ay aming ipinangangako sa Diyos. Mm-hmm. Dahil hindi ito amin, maging buhay namin ay hindi amin. Amen. Ang lahat ay sa Diyos. Kaya ito'y gagamitin lahat ay para sa Diyos. Dahil hindi naman kami nangangarap para mabuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil ang lupa ay pansamantala. Yes, yes. Kaya ang pangarap na ito ay walang hanggan. Mm-hmm. At kailangan na ang mga tao ay mahikayat sa walang hanggan at ang tanging walang hanggat, walang katapusan, ang Diyos at ang kanyang salita. Praise God. Kaya yun po, yun Dexter, kaya ang mga anak namin ay sumunod, buong pamilya ko ay naglilingkod at natupad namin ang Joshua 24:15. Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa iyo sapagkat ikaw ang banal na Diyos. At kami po'y naniniwala na ang EBN sa kapahintulutan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ito po'y magpapatuloy. Kaya ang tinatayuan natin na yung ibinigay din niyang talata sa Isaiah 14:26, na kapag iniunat ng Diyos ang kanyang kamay, na kapag sinimula ng Amen. Diyos ang kanyang ibig, walang makapagpapaurong sa kanya. Amen. Kung hindi uurong ang Diyos, eh sino pa kami? Amen. Ang sabi ng Biblia that David is a man after God's own heart. At ang natutunan ko po sa pagsisiyasa, ang isang taong may pusong katulad ng sa Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, gusto rin niya. Amen. Kung ano ang ayaw ng Diyos, ayaw din niya. Ang gusto ng Diyos, bawat Pilipino at lahat ng tao ay makarinig ng mabuting balita. Amen. Tama po. Amen. Naalala ko rin po, Daddy, ano, kung maalala mo rin po itong bagay na ito. Sabi no ni Brother Tony Flores, nung tayo po ay magkaroon ng pag-uusap tungkol po sa heart na ito, ng desire na ito na magtayo ng sariling network. Mm-hmm. Parang kulang na raw sa atin yung broadcast ng Black Timer, ano po. So kasi ang EBN is a 24 hours po ito, Christian channel, ano po, na every minute, every hour, every second po ay talagang wala po kayong makikita kundi puro tungkol po sa Panginoon. So, ano po ba sa palagay mo, Daddy, ang magiging impact nito sa ating bansa na ito lang, pwede ko siguro sabihin na local Filipino run TV station na Christian, ano kaya magiging tulong nito sa ating pong bansa? No? Dahil 24 hours po ito, malaking pakinabang, marami po ang magiging benepisyo nito, lalo na sa spirit at kaluluwa. Una, Dexter, at sa mga sumusubaybay sa palatuntunang ito, hindi, walang aksidente sa buhay ng bawat tao at sa lahat ng mangyayari sa buong daigdig. Hindi ako naging frontline aktivista na nagmamahal sa bayan kung hindi ang Diyos ang naghanda sa akin. Dahil ang mahalaga, yung hidden years ng paggawa ng Diyos ng isang kakasangkapanin niya. Kaya ang EBN ay nakatutok ay sa buong sambayan ng Pilipino. Amen. At ang EBN ay nakatutok para ang mga Pilipino mismo ang mahikayat sa Diyos, sapagkat ang hari at Panginoon ng bawat bansa ay dapat ang Diyos. Panginoong Hesukristo. Amen. E ang EBN ay para ang bansang Pilipinas, sa matagal ng pangarap ng Diyos ay mailuklok sa kadakilaan. Mm-hmm.
At magiging dakila lamang ang isang bayan, tandaan mo Dexter, magiging dakila lamang ang isang bayan kung ang mga mamamayan ay merong pusong maalab sa Diyos. May takot sa Diyos. Kaya kung lahat ng Pilipino ay magkakaroon ng takot sa Diyos, yung knowledge and the fear of the Lord will make a person clean. Kaya ang lahat ng anumang kasamaan ay mawawala. Amen. Kapag ang Diyos ang Panginoon ng bawat Pilipino. At ang maluluklok na mamumuno sa ating pamahalaan ay mga taong may takot sa Diyos. Amen. At yan ay sinisimulan na at nangyayari na sa ating panahon. Kaya ito ay ambag lamang. Ang EBN ay hindi niya hawak ang lahat. Ito ay isang maliit lamang na bahagi ng pagsasaayos ng bansa sa pagdating sa espiritual at moralidad. Amen. Kaya I can assure you na ang spiritual health at ang morality ng bayan ang ating itataguyod. Mm-hmm. Kaya mapagpala kayo ng Diyos, dalhin ninyo kami sa inyong araw-araw na panalangin. Right. Pangarapin natin na makita natin ang ating mga anak ay naglulundagan na wala tayong katatakutan na kasamaan sapagkat ang lahat ng mga mamamayan ay may takot sa Diyos. Amen. Dad, bago tayo magano kasi medyo maiksi ang oras talaga, ano po, kahit pa ngayon na atin yung istasyon, pero marami kasi nga programa, marami tayong palatuntunan sa istasyon ito. Hindi lamang puro Pilipino, pero gaya nga ng sabi mo po, no, na as much as possible ang disenyo nitong ating istasyon ay gusto nating maging unang makinabang din ay mga Pilipino para po ito sa body of Christ. Siguro ito na rin ay panahon at pagkakataon para doon sa mga naabot ngayon ay manawagan ka, lalo na sa mga churches, sa mga mananampalataya, mga pastor, na ito na yung panahon para sila'y mangarap na dalhin din na ebanghelyo sa pamamagitan ng television ministry na kailangan ng Pilipinas sa panahon ngayon. So sa buong katawan ng Panginoong Hesukristo, hindi rin na aksidente na ako ay naging pastoral chairman ng APOY o Associations for of Pastors for Outreach and Intercession sa San Juan City sa Green Hills. At ang puso ko ay nasa mga pastor. Ang isang ebanghelista para siya ay mabuting pastor ay kailangan, mabuting ebanghelista kailangan siya ay may puso ng pastor. At sa Diyos din ng kalwalhatian, hindi rin aksidente na ako ang pioneer sa nagtayo ng League of Philippine Evangelists. Kaya evangelist and pastor. Kaya I assure you, i-assure ko ang lahat ng pastor, hindi ito laban sa inyo, kundi ito ay magiging gamit. Man. Sapagkat kami magbibigay ng isang segment ng programming namin para sa na kayo'y mangangaral, kayo'y mananalangin, bawat pastor, liligid kami sa buong Pilipinas at kukunin ang lalo na yung sa malalayong lugar. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na manalangin at makapagturo dito sa EBN at yun ay walang bayad. I-assure namin sa inyo, magkakaroon kami ng isang segment for the pastors, another segment for the bishops. Amen. Of the Philippines. Ito po'y aming itataguyod dahil ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos at kalusugan at sigla at katapangan ng body of Christ. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, ilang minuto na lamang po ang natitira sa programang EBN Today. At hanggang dito po muna tayo at sa mga susunod na panahon at sa mga susunod pong araw ay galiin lamang po ninyong panoorin ng himpilang ito dahil from time to time dito po sa program na EBN Today ay update po namin kayo sa mga latest development, sa mga nangyayari po sa network at kung paano po na-expand ito. At alam ko po na itong mga unang mga panahong itong panimula, malaki na po ang ginagawa ng Panginoon. Amen. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, until sa susunod po natin programa sa EBN Today, aking pong hihilingan ang presidente ng EBN para po kayo ay may panalangin at ipanalangin din po ang network na ito na samahan lalo ng Panginoon at kasihan ng Diyos. Daddy? At ang hihilingin ko sa aking panalangin dahil ang tinatayuan ko ay ang prinsipyo at batas ng kasulatan. Kung ano ang pinaniwalaan ko sa aking pusong, aking binigkas ng aking labi, mangyayari. Kaya kasama kayo dito sa panalangin ito. O Diyos, aming Ama,
ang EBN ay naririto dahil sa mga kaluluwa. Amen. Ito ay ibinunsod ng mga kaluluwang naging maalab na sumusuporta financially sa panalangin. Kaya ito ay aming iniaalay sa iyo ngayong sandaling ito at araw-araw na iaalay, sapagkat ito ay nangyayari dahil sa iyo at sa mga kapatiran dito sa buong bansa na nagkaroon ng maalab na pag-ibig sa iyo. Pagpalain mong bawat isa, maging maunlad ang kanilang buhay, maging masagana ang kanilang buhay, at magkaroon ng pagkakaisa ang bawat pamilya. Sa iyo ang lahat ng papurit kaluwalhatian, marinig sa buong Pilipinas na kami lahat ay nagdiriwang sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. God bless you po. Hanggang sa susunod pong palatuntunang EBN Today. God bless you po. Kami pong mag-amay nagsasabi, pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah.